Magandang hapon po sa inyo lahat. At narito po ako ngayon sa aking clubhouse na pinagtuturuan, isa po sa pinagtuturuan ko ng martial arts. Ako po si Ronald Gan Ledesma, ang inyong lingkod. Sir, baka pwede nyo naman po kaming kwentuhan kung ano yung naging journey nyo sa movie po. Kung paano po kayo nag-start sa showbiz? Way back nung buhay pa yung father ko, that's 1960s. Actually, nilalabas na kami ng father ko nung assistant director pa lang siya. And then naging director. Pinagbibidyaan ni Anthony Alonso. Naging anak ako ni Anthony Alonso noon, that time. Pero bit roles lang, hindi naman ako, kasi nung nag-aaral pa ako noon. Kasi sabi ng father ko, kailangan makapagtapos muna. Pero lingid sa kaalaman niya, pagtungtong ka ng 4th year high school, magka-college ako. Hindi niya alam yun. Actually, hanggang ngayon, hindi niya alam. Nang nawala siya. First time ko sasabihin. Nag-apply ako. Kasi nga, before, karamihan, mga taga-pelikula, sabi nga, magiging artista naman yan kasi tatay niya, director, yes. Pupuduce. Mm-hmm. So, para sa akin, okay, itatama ko. So, lingit sa father ko, may nagtimpli sa akin, may kumukuha ng artista si Direk Joey Romero. That's international. Savage Justice. Sa isang hotel. Opo. Lahat pala pumupunta doon. Nag-a-apply. Actually, screen na siya. Audition. Meet ko doon si Roel Bernal, Chanda Romero, si Lovely Rivero, basta mga iba pang artista. Yes. Mm-hmm. Ang in-audition ko doon kasi nangailangan sila ng isang karatista. So pasok sa ano ko, sa port, sa kaya kong gawin. So pakitang gilas. So, sorry sir, ikat ko muna doon ah. Ibig sabihin po sir, before kayo magpunta sa ano, nasa karate ano na kayo? Nasa martial arts na po kayo, yes. Bago kayo mag-movie. Namulat ako, may gym na kami. Ayun. Actually, doon kami binuhay ng father ko before. Alright. Okay. Pero nagpipelikula na siya, pero mga ano pa siya, hindi pa siya ganun. Okay. Naging active. So, going on. Yun ang naging una niyang business. So, kaya hindi pa ako nag-aral nun. Ah, hindi pa po? Hindi pa agad-agad kasi... Okay. Yung isip ko noon, away kalsada eh. Hindi ako naniniwala sa karate. Okay. Inaaway ko yung mga black belt namin. Hindi naman ako mapatulan dahil nga kay Airpat. Opo. Baga, parang sabi, bata pa ako, hindi naman ako para patulan. Inaano lang yung tenga ko, pinipingas. Pinagtatawa na nila ako. Ay, ano yan, di yata lalaki yan, parang ganun. So, hindi ako naniniwala dyan. Gusto ko, pamalo. Hindi agad-agad pala kayo pumasok? Hindi agad-agad. Okay. Nahirapan yung father ko noon. Na i-convince kayo? I-convince ako na magkarate. Mm-hmm. Kasi nga, wala sa isip ko eh. Yes. Talaga. Mm-hmm. Siyempre sa kanya, parang gusto niya mayroon sumunod. Yes, opo. E ako matigas. Pero yung mga kapatid kong babae, nagkakarate. Okay. Pero dumating yung time na doon, sa Quiapo kasi ako lumaki eh. Opo. Alam niyo naman sa Quiapo, lahat nandiyan dyan eh. One time, napaaway ako. Dalawa kami magkaibigan. Doon ako nasuntok. Nung bumagsak ako, meron siyang nail cutter, di ba? Merong maliit na kutsilyo. Yes. Yun ang iyaano sa ulo ko. Gumanon yung kaibigan ko. Yun ang tinamaan sa sinalag ulo. Niya? Sinalag. Tapos naawat. Yun na, pag uwi ko, sabi ko, bakit nga ba hindi ako magkarate? Siguro kung marunong ako, nasalag ko yun. Correct. Hindi napahamak ang kaibigan ko. Doon yun na-realize? Doon ko na-realize. Instant yun, sabi ko. Bukas na bukas, mag-aaral. Oo, talaga po? Simula na ako. After ng trouble na yun? Oo, after ng trouble na yun, ano ako. Natapos ko siya, pero nung natuto na ako, hindi naman ako napapaaway. Kasi, ang karate kasi, discipline eh, number one. Opo. Hindi yan yung pag natuto ka, kailangan. Away tayo. Hindi. Yung ugali mo before, mababago. Yung pagiging mainitin mo ng ulo, mawawala kasi yan. Kasi ang may na-interview ako one time sa Sikaran naman.
sabi niya kaya siya sumali dahil nabubuli siya. Yes. Gusto niyang gamitin. Pero nabago pala lahat 'yon nung ano, sabi niya discipline kasi talagang mangingibabaw. Correct. Pagka gusto mo kasi ma-aim yung pagiging black belt. Apo. 1 year. Na basta sunod-sunod ah. Okay. Yung training mo. After a year, black belt ka na. So, pagtungtong ko ng black belt, hindi pa rin ako naging satisfied. Siyempre, bata ka pa. Apo. Balik ako sa white ulit. Kasi wala namang problema dahil may okay sarili. Okay lang po ba yun? Okay lang. Depende sa'yo eh. Okay. So, pwede mo namang ulitin yan. Kumbaga dahil ang gusto nyo, magti-training ulit from the start. Training ulit from the start. Kasi iba yung experience mo before, yung natutunan mo before. Opo. So, may mga bagong papasok na magtuturo sa'yo. Panibagong ano. Yes. Pinasok ako sa Arnis, which is Arjo Ken. Kaya po din. Kay Omar Kamar, yung mga Aikido. Opo. Lahat yan, sinalihan ko kasi lahat. Puro kamag-anak ni Erpat eh. Pinsan buo niya yung si Arnis. So, kaibigan naman niya si Omar Kamar. So, nag-join ako. Okay. So, lahat na napagdaanan ko naman. Walang, kasi sa akin, walang dapat na ano, VIP. Pagka-training ka. Alright. Walang personalan. Kailangan daanin mo yung hirap. Kasi pagka na-achieve mo yan, masarap oo, na pinaghirapan mo talaga. Hindi yung palakasan mo. Oh, hindi ganun. Yung may gym ka sarili, di, susutan lang ako ng belt. Hindi ganoon. Dadaan ka pa rin sa proseso. Daan ka. Kasi iba eh. Iba yung may ka-sparring ka. Iba yung meron kang ka-fight. Okay. Sir, ito, anong pinagkaiba nung Away Kanto sa Ang Away Kanto kasi yung mga differentiate natin para sa mga viewers. Oh, yung sipa nila, suntok nila. Balagbag talaga. 'Yon. Dito sa martial arts tinatama. Kumbaga yung power mo kailangan may panggalingan, hindi yung basta ka na lang sumuntok. Ngayon, dito pinag-aaralan yung for example, open naman tayo sa Google, di ba? Yes po. Ang pinapanood ko, ang ni-recommend ko sa mga tinuturuan ko, panoorin nyo, yung Away Kalye. Yung common na suntok na ginagamit talaga. Isa lang talaga eh. Opo. Yung isang way na saksak, kung paano saksakin, kung paano meron siya pamalo, papaluin ka, iisang way. So doon kayo mag-focus. Wag yung kayong gagawa ng idea nyo sa sarili nyo, which is delikado. Delikado yan. Delikado mag-experiment. Pagka mapaaway ka, ay gagawin ko itong style na na-invento ko. Mapapahama ka. Mapapahama ka. Iba pa rin yung basic. Doon pa rin ang bagsak ng dati. For example, naging black belt ako. Balik ako sa basic. Doon at doon ang takbo niyan eh. Hindi ka pwedeng mag-create. Oo. Sarili mong ano. Ang martial arts kasi, yun na yun. From end to ano, wala nang dagdag, wala nang kulang. Wala na. The way na lang na ano eh, yung maging commercialized ka, papakita mo ganito, ganyan. Okay. Maganda sa tingin. Okay. Ang tanong diyan, sa actual kaya, applicable. Iba yan, pag napaaway ka na. Iba talaga. Kaya, yung sparring, malaki tulong. Yung sparring na away... Actual. Partner kayo. Yes. Makakatulong dahil yung stamina mo, yung lakas mo, tapos yung kung saan mo siya pwedeng tamaan na pwedeng isa, dalawang attack lang. Kailangan yun, eh, no? Every sa training nyo, sir, kailangan yes. Talaga ng sparring. Kailangan yun. Hindi yung demo, kailangan hindi pwede. Application. Yes. Like for example, yung kata. Yan, hindi lang pwedeng kata-kata ka lang. Dancing. Yes. May application. Pagka nag-block ka, nag-attack ka, merong, may pinagdaanan yan. May sinimula yan. Bakit ka ba nag-block? Correct. Sinangga, munto. Okay. So sir, ito balik na tayong konti sir, bago tayo mapunta dun sa audition. Kasi lingid sa kaalaman ng karamihan, nabanggit nyo po si father nyo na kapatid pala ni Sir Ray. Ray Roldan. Yan, yes, si Tatay Ray Roldan po, mga Dre, ay
tiyuhin ni Sir Ronald Gan, ayan, para sa kaalaman po ninyong lahat. Yung father niyo po pala ang tumulong kay Tatay Ray noon na mag-produce din. Yes. Na nakuwento niya sa akin one time nung na-interview ko po. Yes. Yun. Totoo yun. Totoo yun. Hindi rin siya ano, hindi rin siya nagdepende kay Erpat noon. Talagang siyempre inililis na rin namin kahit sa akin nangyari. Inililis muna na huwag yung maging trademark yung hindi, kaya nakapasok yan. Oo, kailangan meron kang ano eh. Mahirap yung mapagsabihan ka na hindi, kaya nakapasok yan. Correct. So ako, at least ginawa ko yung ayun, yung punta dapat. Na tayo dun sir, sa audition. Sa audition, nag-apply ako. Wala, hindi ko inisip na makukuha ako dahil mga bita, ano yung mga mabibigat yes. Yung mga nag-apply eh. Mga nag- veterano. Veterano eh. One time, after siguro mga after 2 weeks, sabi ko lahat. Tumawag. Yung assistant ni Direk Joey Romero. Alam ni Direk. Hindi niyo na ina-expect 'yon. Hindi ko na-expect, sabi niya. Ronald, pinapasabi ni Direk na pasok ka sa ano, ito ang role mo, ganun. Baka pwede tayong mag-meet. Yun na. Binigay yung script, yung ito. Shooting out of town, mga ganun. International team po ba ito? Ano? International po ba ito? International. Okay. Yes. Tapos natapos namin 'yon. Na wala naman naging problema. At least hindi ako pumasok sa pelikula na siya lang. Pero dahil sa pangalan niya. Malaking ano pa rin dahil na ginoy niya ako kaya lang. Isip bata pa ako noon eh. Lumabas lang ako noon. Sakasagdit lang. So after noon, yan po ba yung first project niyo, sir? Yes. Ah, yun po yung first project niyo. So after po noon, sir, kumusta naman naging karir niyo? Ano pong mga sumunod na? Swerte. Ewan ko kung yun, tawag ko lang swerte. Kasi merong pumasok na naman na Vietnamese. Punta rito. International naman. International. Pero kinuha naman niya ang ano ni Erpat, yung kanyang service. Okay. Mag-direct yung mga tao niya, pero ako labas ako doon. All right. Vietnam Stories, ang title niyan, Viet Cong. True to life nila eh, before. Kung shooting sila sa Malabon. Ito na, nagkaroon ng problema ngayon yung producer. Bigla nagpaalam sa Erpat ko, direct, I have to go. Balik na rin siya ng Vietnam. Kasi may problema. Sabi direct ni Erpat, paano itong ginagawa natin? No? Ikaw na bahala dyan, iwan ko na siya yan. Kuha ko ng letter, ganun ka. Ah, kung tuloy pa rin. Oh, tuloy pa rin. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Pinaubaya. Oh, yung kung ano may nag-gasos ko, wala na yun. Alright. Trip. Ngayon, pero before that, bago siya umalis, kinuha ko eh. Sabi niya, yung anak mo pwede kasi ang Vietnam naman, hindi naman ano masyado sa sikat yan. More on story. Yes. Yung true to life. So, nasali ako. Nung hindi nga natapos, sabi ko, malas yata. Ba't ganun, kinuha ko, tapos bigla nawala. Ginawa ngayon ng Erpat, nakakuha siya ng producer, that's Colonel Lugto, retired Colonel Lugto, Ramon Lugto. Ginawang local, naging title niya, Massacre. Okay. Yan na. Tinuloy ko. Okay naman sa producer, dahil kumbaga nakakalahati na eh. Andun na yung mukha ko, hindi na mababago. No choice kumbaga. Yes. Ginawang Massacre. Kasama ko si Tirso Cruz, Michael De Mesa, pangalan ng babae. Massacre yan, title Massacre. Tirso Cruz the third. Yan. Yes, Lapi Jr. Boy Fernandez. Ah, si Boy Fernandez. Don Alvaro. Yan. Ayun nga yun. Yun yun. So, awa naman na Diyos sa tapos. Kaya lang, kabado ako dahil first time. Yes. Sa Viet Cong, little talaga ako. Kaya lang, English pa eh. Apo. Ginawang Tagalog. Okay. So, binago lahat. So ito yung first ever lead role nyo po? Yes. Okay po. Na sinuwerte ako. Bakit ko sinabing sinuwerte? Ang pangako ng producer ni Erpat, makapag-break even lang, mabawi ko lang tong punan. Gawa tayo ulit. Tatatandaan ko pa, Massacre, Pido Dida. Ni Chris Aquino sa Rene Testas. And then, Cliffhanger. Ni ano? Stallone. Magkatapat yan. Tatlo. Oh, okay. Tatlo. Hindi ka maniwala,
Ayan, alam ng Diyos yan. Mm. For the first time, natalo ko yung dalawa. Oh? Ang tareko dyan. Grabe. Bakit ko natalo? Kasi before, pag may pelikula ka, may sarili kang checker. Eh. Opo. Nagbabantay, yes. Tagad-tagad. Ang checker pala, dyan yung monopoly. Nagpapalit ng mga ticket. Marami nanood sa masaker. Kasi sino ba naman? Sino ba si Ronald Gunn? Mm. Naging curious eh. Pinanood. Mm. Siyempre, kilala na ni Stallone, kilala na ni Chris Aquino. Correct. Okay. Siguro yung naging binta eh. Mm. Isa yun. Parang, oh, number one yun, na curious yung mga tao. Sino ba yan? Mm. But, karatista raw yan. Ganyan, ganyan. Mm. True to life daw yan. Ganyan. Nanood. Maganda yung flow kasi true to life eh. Opo. Ginawa pang local, so nag-click. Tawag yung producer kay Erpat. Direk, congratulations. Ganun, ganun. Gawa tayo yung isa pa. General Tapia. With Ronnie Riquez, ako na. Ako rin, alaw ko. Bida si Ronnie, pero ako yung ano, Muslim side. Kataon, dito pala sa atin, pag naapi ang Muslim, sumirit ang pangalan. Muslim, bro. Hindi nyo in-expect yun, no? Yung ganun, no? General Tapia sa nagbabagang lupa, true life story ni, yun nga, ni Tapia. Mismo, retired Tapia na. Magkaibigan niya si Colonel Lugto sa kayo. Okay. So ginawa yung pelikula. Mga biglang umangat. Mga tuli. Mm-hmm. Kasi Muslim yung role ko eh. Mm-hmm. Mabibigat yung mga dialogue pang Muslim. So, noon time na yun sir, naramdaman niyo, uy, parang iba na to ah. Medyo... Oo, sabi ko, iba na to. Well, gawa tayo ng isa pa. Nasarapan eh. Kasi, ayun, ayun ulit yung producer niya. Oo, yung pa rin. Kasi nanganak ng nanganak. Dahil nga, hindi nalulugi yung perang ini-invest niya. Yes. Gumawa ako ng Omar. Solo ko. Mm. Kasi, naisip ka ni Erpat, ba, pumutok ka sa General Tapia. Ang pangalan ko doon, Omar. Omar, number one pala sa mga Muslim niya, Mindanao. Gawa ko ng Omar. Medyo connected siya, ano? Omar sa basta may, sa dugong lupang hinirang parang ganoon. Sirito din. Lumakas, malakas ulit. Kata kasabayan ko sa pupunta ka ng mga sinian eh, sa mga ibang lugar eh. No po. Mindanao punta ako. Ando si Richard Gomez. Richard. Sir, Gomez. Ano po 'yan? Ah, totoo on the record 'yan. Talagang pag ang Muslim pala pag medyo hindi maganda ang ano mo, talagang paglalaban ka doon. Totoo yan, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Mm. Nagtusunod-sunod, Demolition, Anthony Alonso, 90s Jacqueline. To sir, 90s oh, na to. Jacqueline Luce. Sunod-sunod na, may Pards, yes. John Regala, naging opo, part 2 pa yan. Part 2. Puro isang producer kasi. Lahat pala yun. Doon mo makikita na ano eh, hindi bogus eh. Hindi pwedeng sabihin na, hindi. Director yung tatay niya, hindi. Apo. Iba ang producer eh. Correct. Ikaw pagka na-producer. Yan hindi alam ng tao. Yan ang, kasi yan ang alam ng perception ng tao, sir, kasi like me, hindi ko alam kung hindi sinabi eh. Ang producer, tatay niyo rin, director, tatay niyo. So, ang mindset ng tao, uy, anak ni ano yan. Oo, yan. So, yan hindi talaga. Pala. Kahit na hindi ako yan, mm-mm. Kahit sa iba, ganun pa rin iisipin eh. Ito correct. Halimbawa, anak ni ano yan. Anak ni Roy Binson yan. Automatic yan. Madali makapasok sa pelikula. Apo. Depende sa ano eh. Doon, yun pwede kong may pagmalaki. From the start hanggang sa, yun nga, sunod-sunod, iisa producer. Ibig sabihin, kumikita siya. Ibig sabihin, kumikita yung nagawa kong pelikula. Sa isang taon sir, nakakailang movie kayo nun? Kasi dati, di ba? Nakakaano kami nun, tatlo, apat. May respect pa ako eh. Yung nakita nyo, yung gila yung sa ano ni Ankara eh. Respect yun. Respect, tapos meron pa akong bossing. First time movie ni Jose Manalo. Apo. Naging sidekick ko sa dyan. Siyang build up ang airpad ko. Ah, talaga? Jose Manalo. Okay. Ang kasama pa niya si Elias. Doon siya na unang nag-ano, kilala ko si Elias, na-meet ko na rin. Siya yung naging ano ko. Di ba, uso yung mga parang sidekick. Opo. Yan. Doon pala simula, siya. Simula pa lang doon sa Demolition. Tapos kinuha pa rin siya doon sa bossing.
yun, naging... So yung time frame na yun, sir, naaalala niyo, sobrang lakas ng Tagalog action, no? Yes. Totoo yun, totoo yun. Kasi ako, naabutan ko yun eh. Ano sa palagay niyo yung reason kung bakit ganito sobrang lakas yung action ng time na yun, sir? Siguro yung ano, yung sinasabi nilang era mo that time. Saka yung paggawa mo ng pelikula nasasang-ayon sa buhay ng tao. Na nangyayari, buhay ng tao. Mm. Na dapat pagka gumawa ka ng pelikula, more on... Kailangan pang masa. True to life na ano, nangyayari sa buhay na hindi yung... Yes, I remember that time talagang maraming gumagawa ng ano no, true to life story, oo, no? Oo, yung bang... Hindi, kasi pelikula lang nga yan. Iniisip nila, ay pelikula lang yan, pwedeng madaya, pwedeng opo, hindi totoo. Opo. So dapat 70% true to life ang gawin mo. Okay. Kasi sama mo ng ano, ng konting comedy, yun nga, nauso yung sidekick. Kasi ano yan eh, ano yan, pampadagdag. Oo, dagdag imagas yan eh. Opo, opo. Kailangan hindi pwede mawala eh. Doon nauso yun eh. Doon nauso. Yung mga sidekick na yan. Nauso. Okay, so, para sa inyo sir, ano po yung pinaka ano, yung favorite nyo sa lahat ng project nyo? Yung buong first project or meron pang ano, mas special sa inyo? Basagan ng mukha. Basagan ng mukha. Manny Pacquiao. Yes, basagan ng mukha. First time na gumawa ng pelikula si Senator Manny Pacquiao. First time din kami nag-meet. Hindi pa siya masyadong ano, pero Manny Pacquiao na. Opo. Ang buhok pa niya yung dilaw. Blondie pa siya noon. Actually, yung basagan mukha, siya talaga yung ano doon, lead role. Na gano'n lang ako. Kumbaga, siyempre kailangan niya rin ng ano, yes, yung first time yung sumabak. So, okay naman. Naging, ano, actually, dapat kami party yan. Kaya lang, may mga bagay-bagay na hindi nga masabi, nababago. Kaya nawala yung party. Okay. Sir, nabanggit niyo po sa akin kanina, si Sir Ronald Gan po ay inaanak ni The King FPJ. Ayan, maraming mga advices si The King kay Sir Ronald Gan na hindi natin alam mga sikreto para mapanatili ang pagiging maayos na ano, pagiging action star. Ayan. Sir, kwento niyo naman po sa amin yung relasyon niyo ni The King kasi po marami siyang mga tagahanga sa ano natin sa Ray TV. Opo, yung sa mga hindi pa po nakakalam, actually, hindi nga, napaka very low profile ko kasi, hindi ako talaga lumalabas. Pero sa tulong din ng suggest, saka yung payo sa akin ni Ninong, PJ, na ito yung gawin mo. Siyempre, yung time niya, yun talagang ginagawa niya. Mga, halimbawa, kakanta, tapos magpapa-interview ka na. Oh, manood kayo, nito, pelikula ko, next, ano na po, pero kumanta ka muna. Medyo yung pagiging, nawawala yung pagiging ano mo eh, yung questionable ng tao sa'yo, curiosity, yung mga taga-anga, curiosity. Nawawala. Kumbaga over familiarity, parang gano'n. Yes, so, kaya sabi niya, pagka ako lumalabas, sabik ang mapansa. Puro ang daming nagkwento sa akin, sir. Pag sabi nila, pag nakita nila si FPJ, imbis na sisigaw ka, matutulala ka na lang. Yes. Eh. Iba. Iba talaga. Bakit kaya, sir? Bukod doon, anong meron si FPJ? Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.